What's up, guys? It is Monday once again. What's up? Monday, shit. Monday. Start of a new week. July 4. July 4. All right. July 4. Mabati ka na muna para tapos. Oh, sige. All right. Shout out to Julius Irving Talamayan. Julius Irving! Alam ko lang kung kanino ka pinangalan ng daddy mo. Sobrang addict ng daddy mo sa basketball. That's funny, bro. Julius Irving. Yeah, ang dami talaga mga ganyan. Yung mga Steve Nash Enriquez nga oh, eh. Totoo. Pero rin ako nag-cover sa MPBL si Kobe Bryant Pableo. Oh, tama. Kobe Bryant. Tapos si Allen Bryant Liwag. Ayun, isa pa yun. Okay, and to the civil engineering students, si Ice Ruiz, Adrian Campo, Rain Limbo, Miko Jam Alipio, and the whole shot First Society of Lubao, Pampanga. Tik mo nga to. Oporto Siegfried, to the syndicate basketball team of Antipolo, Alwin Batu, Christian J and his girlfriend Princess, who celebrated her birthday last Thursday. Related happy birthday to you. Justin Kyle Festijo, Coach Aldo Panlilio, Earl Justin De Leon. Thank you guys so much for supporting and watching Shoot First. Thank you very much. Guys, aking kahapon, medyo tumagal ako sa ora kahapon. Anyway, we had a game yesterday. Pero bago ako pumunta doon, nakakatuwa na naman because walking around and then people... May mga nakakatuwa yung mga nagpa-picture na asawa pa nila yung nagpipic, yung nagpicture. Like meron akong naabutan na I'm not really sure kasi parang magkakaedad silang lahat. So, I don't know. I doubt na mami niya kasi parang mukha talaga silang magkakaedad. So, lumapit sa akin yung ay hindi, may isang mas bata. So, lumapit sa akin yung mas bata, nagpa-picture sa akin. Tapos yung mas matandang lalaki nagpa-picture din. And then, yung girl na, ay, asawa ata, feeling ko talaga, bata pa kasi. Lumabas nung retail store. Tapos, sige na, ako na magpipicture, ako na magpipicture dun. So parang, ang dating is, I love it when I see the girl, whether it be your mom, your girlfriend, your wife, na talaga sinusuportahan nila yung kalokohan ng asawa nila para makinig sa atin. Sa kalokohan natin. Oh, sa kalokohan natin. So parang ano yan eh, domino effect yan eh. Pare-pareho tayo dito ng sira ulo. So, na feeling ko lang yung mga asawa, mommy, girlfriends, parang sige na, diyan ka na lang makinig sa Shoot First kaysa kung ano-ano pinapakinggan mo o pinapanood mo, di ba? So, at least dito safe siya na basketball lang. Oh, basketball lang dito, walang problema dito. Alam mo, podcast na to, ganyan, di ba? So, nakakatuwa lang yung mga ganung moments and then yun lang naman, kinuwento ko lang naman. Anyway, so yesterday, may nag-message sa akin nung Saturday. Nag-message yung group ko sa Pituge, yung liga namin, guys. Na ayun, hindi ako nakalaro since the first day. Kasi nga, nagkaroon ako ng game on sa GMA pag weekend, so hindi ako nakalaro. First weekend ko this weekend, nawala akong gagawin ng Sunday. Tapos sakto, si CK, umuwi pa ng probinsya kasi birthday ng lolo niya. So I was really single the whole Sunday, yesterday. Sabi ko, sige, lalaro kaya. Biglang anim lang yung naglista sa amin. So sabi ko, okay, anim lang kami. Pero in the end, medyo marami-rami naman kami. Kapag noong umaga, tinatamad pa ako. Sabi ko, shit, pupunta all the way sa BGC. So, tinext ko yung group. Sabi ko, sino ba kalaban natin? Sabi niya, sinahabi. Sabi ko, sinahabi ba? So doon medyo, punta kaya ako. Sabi ko, kaya lang, tapos may nag-send sa amin nung listahan ninyo na parang pito lang din kayo, something like that. Oo, konti lang din kami. Tapos, ang legit player lang doon, si Koga. Oo. So, in my head, okay, so medyo match to. Kasi kami, wala rin kaming import, wala kaming big man. Tapos, sinabi, si Nunu Noah, injured daw yung kamay. Injured kamay, pare. Tapos, like, nakita niya sa amin yung x-ray. Oo. Oh, so, magkaka-text kami, sabi ko, sige, punta ako. Ano yan? Mukhang masaya yan. Match yan. Kumbaga. So, papunta pa lang ako ng... So, nung naliligo ako, minessage kita, di ba? Sabi ko, ano, laro ka ba? Sabi niya, oh, laro ako. Ganyan, kita na lang tayo. Dito. Sabi ko, lalaro ba si Ola? Umuho na to. So, doon pa lang, minessage ko na yung message yung group ko. Sabi ko, bro, lalaro pa ba tayo? Lalaro daw si Ola? Kasi wala talaga kami big man, guys. Yung next... Pare!
isa ako sa mga matatangkad. Hindi lang ako naglalaro sa ilalim talaga, pero isa ako sa matatangkad. Sobrang banu ako sa ilalim. So, hindi ako maaasahan. So, nung papunta na ako doon, sige na nga, papawis na lang. Ganyan, ganyan. Pagpasok ko pa lang, nandun pa lang sa baba, nakita ko na si Ola. Sabi ko, shit, ito na. So, when I got in, yan, nag-warm up na, ganyan, ganyan, ganyan. In my head, sabi ko, so dumating ka na. Kita na kami ni Abby. In my head, sabi ko, shit. So, pag natalo ko dito, hindi si Ola ang pag-uusapan. Kasi lahat ng tao doon, sabi niya, oh, ano na, oh, dito na yung shoot first tandem, maglalaro na. So, oh, kasi nung first game na magkalaban yung teams namin, hindi kami pareho ako naglaro. Oh, tapos nung tune up ninyo, wala ako. Oo. So, sabi, eto na. So, in my head, sabi ko, shit. So, pag natalo ko dito, ang kwento is, tinalo ako ni Happy. Hindi. Kasi alam naman, matik naman yan. Hindi naman pag-uusapan kung sino yung nandun sa inyo, sino yung nandun. Sabi ko lang, shit, eto na. So, not gonna lie. First quarter, sabi ko, seryosoy ko nga tong konti. Tingin natin kung saan lang mapupunta. I show it in your eyes, bro. Saan mapupunta to? So, not gonna lie, man. I had one of a good start. Good start. And then, na-realize ko, matanda na talaga ako. Kasi, ang banu ko talaga mag-pregame stretch. Like, you see me, di ba? Shooting lang ako. Relax lang. So, pumitik yung hamstring ko with like, five minutes into the first quarter. Pero I was like, sige, lalaro ako. Shooting lang naman ako. But I'm telling you guys, di ko nga nahalata yun kahapon. Kasi the whole game, kahit na pumitik yung hamstring niya, ang dami niya pa rin na shoot, promise. Ganun. By buzzer beater pa siya in the first half. Chamba. Na one leg. Yung one leg niya mga tira. Tapos half court, sobrang chamba. Boarding pa sa tawa ko. Tawa, sabi ko dun sa... Nung nilapitan ako nung isang nagtatrabaho dun na shoot first community. Ah, talaga? Nung first, sabi ko, kunin mo yung CCTV nun. Send mo sa akin yung CCTV nun. Sabi ko, sobrang chamba, half court boarding. Tapos tawa ko na tawa. Tapos si Ola pa, pinasok siya, nakashoot ako over him. Ginanong ko, sabi niya Ola, tumatawa-tawa pa siya nun. Bigla sabi niya, ganon. Kamali yata ako dun, guys. Pasensya na, guys. I'm so sorry. Simula nang pinambaka na nila kami. Oh, you really flipped the switch. But guys, kung di nyo pa nakikita si Ola maglaro, sobrang ingay ng tao na yun. As a person, maingay, bro. Maingay talaga siya. On and off the court. So talagang... Sobrang ingay, pare. Grabe, pare. Non-stop talaga, non-stop. Bro, like, iba yung bibig ni Ola, bro. Like, di siya nauubos talaga na sasabihin, bro. Tapos, anyway, so naglaro na kami. And it was fun kasi... It was fun. Very fun. Unang-una, konti lang kami. Again, ang habol ko is papawis. Wala pa kailam. Like, honestly, sorry. Pero hindi kami mananalo kay Ola Diogun. Tapos, matindi dun, bro. Sabi ko nga, kung si Ola lang, okay, pwede pa ng konti. Bro, may mga matibay kayong mga tatlong big man, bro. Mm. Si Benj. Si Benj yung isa. Tapos may isa kayong si big Austin. Man. Ayun. Oo. Si wala talaga, guys. As in, nag-uusap na kami, sabi ko, anong gagawin natin? Eh, may Koga pa, tapos Luke Sese na 3 points. Tapos itong hinayupak na to, drive pa ng drive. So, sabi ko, paano natin tatalunin to mga to? So, sabi ko, bro, magpapogi na lang tayo dito. Tsaka, wala eh, parang, sarap na rin ng feeling. Sarap rin talaga ng feeling maglaro na you're kind of in shape. Kasi, Totoo. Wala eh, iba talaga yung basketball ka lang ng basketball pero di ka nag-workout, di ka nagpapakondisyon. Totoo, eh, kasi nag-gym ka na eh. Kaya sarap lang feeling ko kahapon, bro. Oh, in fairness, like sobrang ano kami. Masarap yung pawis namin kahapon. So the whole time, may PT, may hindi ko lang kung PT siya o doctor siya dun sa team namin. So he told me na wag, bawal ako umupo the whole time. So kada lalabas ako, naglalakad ako, ganyan kaya. Tapos after nun sa ora, nakita pa tayo, di ba, naglalakad ako. SM. Oh. Okay pa ako nun. Ito, pagising ko ngayon, mukhang 1 to 2 weeks out ako sa papawis, mga kaibigan. So nakakalungkot, but... Ang bad trip lang dun kahapon. Ngayon na nga lang tayo naglaban. Wala pang photographer. Hype na yan. Walang photographer ka. Tabo tayo itong pretty huge. We set. Sa ilang beses kami nagbantayan, kunyari. Nagbantayan, kunyari. Pero... Lahat ata, wala ata. Siguro mga sa lahat ng binantayan kita,
Isa lang ata dalawa na mintis mo dun. Lahat pasok eh. Wisit. Sabi niyo, isa ako first quarter pa lang. Dream mo lang ako. Pag gano'n ko, nabitawan ko yung bola na rin may ganalay na dulas yung bola. Pero in mid-air, nasa loko ulit. Tapos ginanong ko na lang. Tapos sumabay siya na shoot. Sabi niya, chamba puta. Eh sabi ko sa'yo, meron tong ano eh. May anger management to pa naglalaro guys. Sobrang competitive niya. Chamba putang ina. Gumanon siya. Sa loob, sa parang pangiti-ngiti na lang. Pero sa loob-loob ko, tangina, chamba talaga. Nabitaw akong chamba putang ina. Tapos tinanong ako ng mga tao sa mga teammate ko. Sabi nila, ganyan ba talaga si Javi? Talagang go hard. Sabi ko, bro, legit yan. Tsaka pikon yan, pansinin mo. Tapos one time, nag-free throw siya. Free throw siya, ganyan-ganyan. Nasa likod niya ako. Hindi niya alam na ako yun kasi kakapasok ko lang. Sabi ko, naku po, Habi. Gumanon ako. E, mintis. Yung tingin niya sa akin, bro, parang aawayin na niya ako bilang na-realize na ako yun. So parang natawa na lang siya. Sabi ko, guys, legit, pikun yan. Sabi ko, panoorin niyo, kada mintis niya, gumagano talaga yan, galit na. Kaya katawa talaga kasi when you watch us play, sobrang compliment kami na parang polar opposites talaga. Kung dito sa podcast, parang ice and fire kami, si Mikey yung fire. Pag naglalaro kami, ako yung fire. Totoo. Ako yung ice. Ako yung pa-chill-chill lang, kwentuhan, tawanan. Si Javi talaga, iba bro. But, bro, yeah, talaga, I mean, I don't even mean that in a bad way. I mean that in a, kumbaga nandun pa yung fire. Nandun pa yung fire maglaro. Na talagang... Yeah. At saka ano naman, kahit na, yung first quarter kasi sobrang na-trust ako, tapos na binabaga ako yung mga... teammate ni Mikey. Pero midway through the game, nakakamiss lang. Nag-relax. Oo, totoo naman. Kaya sabihin ko naman sila. At saka, karamihan naman doon, kaya mga kilala ko rin. Oo, oh, alam ko na, na-injure ka pa eh. Hindi, pare. Nasipo ano lang yun? Sa mukha? Yung, oo. Tapos, hindi naman pero talaga. The please lang. Drinama ko lang yun para. Nahulog siya. Oh, tapos, sigaw ako sa. Medyo may konting drama. Hindi niya ako narinig. Pero akala talaga namin nasiko siya. So sabi ko, oh, ha, baka gumawa po ka niyan. Talaga? Sinasalamat sa likod, tawa ng tawa, sinasalamat eh. Si Selada, salamat, si Inigo, tawa ng tawa sa likod. Sabi ko, putay, partner mo, eh, tinamaan. Ano, matanda na yan, kaya na niyan. Kasi lahat nag-worry, oh, yun nangyari. Ako, nakaupo lang ako, sabi ko, sakit, mahala ka dyan, matanda ka na, hayop ka. Hindi ko tagal ko sa sahig eh. Pero promise, pare, like, super associated tayo with each other. For sure, bro. I mean, alas isang taon na natin ito ginagawa. Minsan nga, di ko naiisip na mag-iisang taon pa lang tayo. Oh, like, when I see your friends, I mean, people who are closer to you. Not, like, mutual natin, pero closer to you. Talagang, oh, yung bata mo, aga, ganun-ganun na lang. Lagi silang ganun sa akin, pare. Bata mo, ganyan. Sabi ko, yung bata mo kagabi, may mga ganun pa. Yung bata mo kagabi, sabi ko. Nagsusumbong na, lako po. Diba rin ako nung ginawa niya kagabi, importante, nagising siya para mag-record. Bahala na siya, tanda na siya. But it was fun. This was one of the most tiring weekends. And I didn't even go out. Bro, you covered, bro. I covered three games. How do you cover last three Saturday, games, bro? I do not And understand. The last game was a double overtime game. So basically, you covered 15 quarters. 13 yeah. quarters. Yeah. 13 quarters of basketball. It was fucking crazy. Oh, kasi overtime, 5 minutes. So 13 total. 5 minutes, yeah. Bro, that is... Tapos admin, pre-game, halftime, post. Oh. Kung di nga kayo yung kalaban namin kahapon, hindi na maglalaro, pare. Actually, yun din naman yung parang, sige. Parang I just wanted to do it na parang, shit, kasi, you know, this... A lot of people, of course, have been... Kala ko kasi may photographer. Sabi yun ko, may nga ako rin eh. May kasi Sunday, di ba? May content man lang. Di ba? Bad. Pero sobrang sama na ng second half ko. Ayoko na lang din. Sabi ko, buti na lang din. Walang video. Puro mintis na eh. But, okay, so... I don't know how you cover three games, bro. I really do not. It's kadiri, really... Sobrang hirap, pare. Kasi... It's hard to maintain the quality of it, but wala, for me, you just have to soldier on. I'm just thankful that I've been given the opportunity. Pero obviously, makikita mo talaga, at some points talaga during the coverage, may mga dapada talaga eh. Na minsan lumalabas na yung, maging hoarse na yung voice ko, biglang midway na magsasalita ako.
Maubos. But I'm sure they're cutting you some slack. I mean, for sure, games bro. Is not a joke, diba? Because it's not in the broadcasting world, it's not really normal to. No, man, one offer. Lang, bro. It's really just one game, diba? But yun nga, wala eh. Ganun da, ganun yung... Two matatawid mo yun. Two tawid pa. Pero kaya pa three, yun. Bro, but three, that's crazy. I mean, come on, man. That is... So, ako, honestly, guys, I can't do what he does. I think your energy mo is still on a different level because I can't do three games, to be honest with you. Especially kung... You will try to be energetic all three games kasi siya... Talaga. Kasi but especially yung... Saturday, yung last game pa yung pinaka-exciting. Oh, yun yung ano, diba? Kasi yung nangyari last Saturday. Diba? Oh, bring us yun. Yung nangyari last Saturday, okay, QC, ano. Tambak sundan, yun eh. Tambak. Tapos sumakit yung action dun sa second game. And then, tapos third. Lang third game. Yeah, that was, I don't know how he does it, but yeah, he does it. So, yeah. At least hindi siya lumabas this weekend. Sabi ko nga, kung lumabas ka pa. Hinakaya, pare. Ano yan, kaya. Dead sentence na yan, bro. Kung gusto mong palo. Wala na, bro. Naawa rin naman ako sa katawan ko and I also realized that I am only a human. Oo naman bro. Mas mahirap nang magkasakit. Yun ang pinakamahirap magkasakit. Yep. Ayaw natin yan. So anyway, since I was super single yesterday, sabi ko, i-date ko nga sarili ko dito sa Aura. Sabi ko, ganda sa Aura bro, daming may kutat. Alam ko na eh, nung nakita kahapon, sabi ko, mukhang alam ko na saan po. Alam mo yun, nilagay ko lang yung bag ko sa kotse. Tapos, okay, eto na, Aura by myself. So first thing I did, sabi ko sa sarili ko, kain ako ng masarap. Eh sa sobrang tamad ko humanap ng masarap, nauwi ako sa food court. Kain ako mag-isa doon, borrow na lang ako, kain ako. So labi ko, lakad ako. Bro, Seiko, lahat na nadaanan ko eh. And then finally, I went to fully booked. Sabi ko, kasi nga, daan ako fully booked. Tagal ko na hindi dumadaan ng fully booked. In fairness guys, as gago as I am, marami ako libro. I really do try to read as much as I can. So, anyway, I bought this book. Which, yeah. Very timely. Timely. Because I think we both can agree with the both of us. This is the time of our lives that we're really not making a lot of money, but we're making money. Yeah. We're tuloy-tuloy yung trabaho. Unlike tuloy, dati, syempre, gagawa ka ng pera, but siguro not as much or not as regular. So timely yung libro nito because it's really like so finally when I read I as pare as a one third. How long have you been I mean how far have you read na? It's siguro one third. Mga one third of the book. Ano ilang pages ba to? 300 or one third. It's really a very very informative and very refreshing at this point in our lives. Kasi and, like you've had this mindset that parang ipon ka lang ng ipon. Ipon lang ng ipon. But you know, that book tells you na you know you have na kailang ikutin mo yung pera mo, yep, especially yep. If you have the means naman eh. Yep. Kasi God forbid in the future tumigil yung pagpasok ng trabaho. What's next? Saan ka kukuha ng pera? I mean, you can't just rely on your savings kasi syempre at some point medyo magda-dry up rin yan if you just rely on your savings. So, maganda na may passive income ka para yung savings mo nadadagdaga. And your money just keeps going around and around. And we're not speaking for everybody because we're all in different situations in our lives. Mm-hmm. Obviously, yeah. Wala tayong anak, wala tayong asawa, wala pa tayong pinubuhay, di ba? But, timely lang talaga because when I read the first, yun nga, 100 pages, narealize ko na poor dad ako, bro. Like, that's how I think. Literally, kung ano yung sinasabi nilang ito, ganito mag-isip yung mga poor dad, yun yung naisip ko talaga. Sabi ko, puta, ganun nga ako. Takot kang maglabas ng... Hindi. Sobrang nagtrabaho ka to reach a point that you're making good money. Now, when you're actually making good money, ayaw mo namang pakawalan. So, the fear of not having money is the same as the fear of losing the money that you already have. So, talagang sobrang nagbago yung pananaw ko because I was the type na syempre hindi naman ano naman 'to eh. Right now medyo nagugulat pa tayo dun sa uy, I made this much. I didn't. Yeah. 'Di ba kasi syempre bago lang. This is all new to me. I'll be honest with you guys, nagsimba ako kahapon puto, sabi ko nga kailan 'to nagsimula na like ganun ka, you know what I'm saying? Sabi ko pandemic. Which is 2 years technically of my whole 31 years
Diba? So, very new to me. Everything is very new to me. So, I like seeing my money. I'm not talking about a lot of money. Hindi kami mayaman, guys. Ha? Sinasabi lang namin money in general. Kahit konti yan or money pa din yan. I like seeing it in my bank account. Kumbaga nakikita mo, pag nag-check ka ng ATM, tapos balance, ganyan-ganyan, okay, nakikita mo siya. Then I realized na pang mali pala yun. Sabi ko, oh shit, ganyan. So, anyway, for those who, you know, just want to understand money, kunin nyo to. Sobrang, yeah. Ako right now, life-changing. I actually invested. Actually, na-addict ako sa mga relo, guys. So, yung relo kasi, very, it's a, kumbaga investment siya. It's an asset. Asset din siya. Asset siya. There was a time, I don't know if shinare ko sa'yo, maybe like a few weeks ago, that I wanted to buy a car. Oh. Like I want, hindi ko naman kaya i-cash, pero like, finance. Installment. Oo. Yeah. Down ka na medyo malaki-laki para konti. Buti na lang, hindi ko tinuloy. I gave it a few more weeks until nakausap ko yung tita ko na medyo big time. Tapos nabasa ko to. Finally, sabi ko, okay, buti na lang. So, X na sa akin yun because that's a liability. So ngayon, sabi ko, sige, I'm not gonna buy anything but assets. So, mga relo, hindi pa naman ako marami relo, pero tumitingin na ako ng relo. I bought 2 Seiko watches the past week, tapos tumitingin ako ng iba. Pero pare, kahapon, bumili ako ng painting, guys. Mikey medyo. Reyes, the Banyo King, buying a painting, talagang for the culture. Bro, grabe. As in, morning pa lang, kausap ko yung cousin-in-law ko, asawa ng pinsan ko. Pinsan kong babae. So, lalaking kausap ko, cousin-in-law ko. Pare, like, nagsisend siya sa akin mga gallery, ganyan-ganyan. So, pare, I was like, seryoso ba to? Tumitingin ako ng mga gallery, bro. In fairness, I have to say, not gonna lie, I could appreciate art before pa. But the thing was, akala ko parang gamit siya na pag binili mo, magde-depreciate. Lahat naman ng gamit, ganun, di ba? Yeah. Bumili ka ng cellphone, bumili ka ng damit, bumili ka ng sapatos, pababa yung presyo niyan. I didn't know it appreciates. Akala ko it does over time, especially the good, really good pieces. So ngayon, meron akong thing na, bro, mga up and coming artists, pare, chinecheck ko yung mga work nila, bro. Ano nangyayari? Sabi ko, una relo, tapos ngayon may mga ganun na, bro. Yes. That I believe is just really part of you manifesting the next stage of your life na inumpisahan mo with the for the cultured thing. It's really being continued by what you're doing right now. Which baliktad kami ni CK because CK is younger than me. Obviously, of course. Diba? 20, you can't really compare. Kaka 22 lang ni CK. So CK is still in that where we were na save or enjoy. Just really trying to see what life has to offer, yeah. The different things, yeah, na nakikita natin every day, you know, things na hindi niya pa na-experience sa pagkabata niya. So you seeing the real world for what it is. You can't expect her to think like me. Yeah, nandun pa siya, sure, sa okay ba yan? Kasi siyempre nakakatakot, bro. Bibili ka ng asset. Nakakatakot yun. Anong gagawin mo sa painting? Sa totoo lang, anong gagawin mo sa painting? Wala. Naka-display lang yan. O, tapos na. Pero, yun nga, parang since I'm shifting my mindset to being a more invest type of person versus kukuha tayo ng mga liability, sabi ko, sobrang swerte niya because kahit papano, at 22, nagbabago ako ng utak. So, siyempre madadamay siya doon. Wala naman siya choice. Boyfriend niya ako. Pero, yeah, can you imagine if we were 21, 22, tapos medyo, parin ng 21, 22 tayo, pag may pera tayo, bibili tayo sapatos, bro. Diba? No, like, automatic. Punta ako Soul Academy. Titan. Oo, kaya gamitin mo, oh, okay, may panggastos na ako sa gimmick, ganyan. Oo, bro. So, ngayon, ang mindset ko, kung bibili ako ng something, kung hindi ko ito pagkakakitaan, hindi ko bibili. And, guys, ha, including clothes, ha, sabi ko, kaya ako gagastos sa clothes kasi gagawa ako ng content with the clothes. So, gumagawa ako ngayon ng content, which mag-ROI yan. So, hanggat hindi mag-ROI yan sa akin, baka hindi ko bilhin yan, bro.
Pari, painting, bro. Eh, abangan ninyo dyan, dyan, dyan. Tapos, dyan may display sa likod. Pag-uwi ko kahapon, nag-bank transfer na ako, kinuha ko na yung painting. After ko in a few days time, we're gonna see it there. After ko kunin yung measuring, ano, measure ko po, ginagawa ko dito sa gitna, okay lang ba sa gitna? Isa lang eh. It's not gonna cover the whole wall kasi medyo pangit din yung ganun eh. Maganda yung medyo nasa gitna, tapos isa oo, lang. Ganyan, diba? Sabi ko, what the hell is happening, bro? It's happening. So, I suggest all ages. You don't have to be rich at the moment. You don't have to be, kumbaga, of all ages, guys. Talagang, and it doesn't even, I hope it doesn't come out as mayaman na tayo ngayon. Hindi. Sabi ko nga, buti na lang as early as now. Yeah, no, kasi I think what Robert Kiyosaki is just trying to tell us with that book is you don't have to have that money right away. It's important lang na ganito yung mindset mo. Para alam mo na. Alam mo para na. Alam mo na. Para pag meron ka ng means to invest, alam mo na kung anong gagawin mo dun sa pera mo. Tama, hindi tama. Lang iipunin lang at walang mangyayari. Oo, kasi ganun. Papunta ako doon, guys, kung hindi ko nakausap yung tita ko and open this book, papunta ako doon, pare, na parang ipon lang ng ipon, asa ka lang sa racket natin ngayon habang mainit, asa ka yes. Oh my God, buti na lang talaga. Sobrang refreshing. Sorry guys, napaba yung, medyo pa yung shoot first yun kahit pa paano. Yeah. Hopefully you can hit us up on the comment section or anywhere. Maybe we can continue this conversation in the next episode. Pero ano to, guys, medyo life-changing, in fairness, life-changing. Okay. Anyway. All right. Okay, let's start with some NBA news. GP2 has now moved on from the Golden State Warriors to the Portland Trail Blazers. Obviously, he was set for a bigger contract with the way he played last season. One of the success stories of this last season started his career out na as G League lang, proved himself as a valuable rotation player for the Golden State Warriors and now has a bigger deal with the Portland Trail Blazers. Actually, it's not just him, di ba? Pati si Otto Porter. Pati si Otto Porter, yeah. Yes. I just forget where Otto Porter is going to go. Yeah, forgetting ko sana. But on the surface, you would think that, but pinakawalan ni Golden State? Like, GP2, sobrang solid yan ng playoffs, whole season. Sama mo si Otto Porter and whoever they let go pa. But this is why ang galing ng front office ng what we call this, ng Golden State. Ng Golden State. Because ang superstars ko naman talaga will always be Steph, Draymond, and Klay. Yeah. And Jordan Poole, maybe fourth guy. So, I am not gonna pay my 5th, 6th, 7th, 8th, 9th guy the way I pay my 3rd, 2nd guy. Kaya sobrang talino nila. Because at the end of the day, business is business. Mm-hmm. Thank you. Tinulungan nyo ko yung mag-champion. But at the end of the day, I have to keep this thing going. I cannot fall in love with the team that I have na pag gumaling lahat yan, kailangan lahat yan bayaran ko. Hindi pwede. Dito ako nakafocus sa tatlong to eh. And then yung pang-apat ko si Jordan Poole. Tsaka, so this is already a team that has the biggest luxury tax in the NBA. So, masakit na wala si Gary Payton, but yun ang galing ng Golden State. Okay lang, kukuha tayo ng mayroon silang sinine na parang yun yung magiging Gary Payton nila. Parang pinabalik nila eh. I forget kung sino, pero ni-resign nila, pero lower money. So, sobrang galing pare, na parang hindi sila emotionally attached to the players, unless you're Steph, unless you're Klay, di ba yan, yung mga yan, kahit injured yan, hindi na mapakawalan yan, mga superstar na liga natin yan eh. But the role players, hindi nila ine-echipuera, but they know yung tinatahak nila. Yun yung parang, I don't know, I'm sure everyone, or most of you have read this, yung kay Tim Grover, yung cleaner mentality, yun yung cleaner. Because, More. I want another championship. I can't get a championship if I have to pay GP2 na dati mababa lang sweldo pero ngayon tataasan ko na ng wild kasi ang galing na niya, which he clearly deserves. Pero hindi, kukuha ako ng iba kasi
yung role pa rin naman ni GP2 hindi magbabago eh. So, ibig sabihin babayaran ko si GP2 mas malaking pera, pero yung role naman niya same lang naman, de-depensa, yeah, role player, hindi rin, hindi naman siya magiging top point guard ko o top two guard ko, so hindi rin. Yeah. And you can't compare him to what Jordan Poole what Jordan Poole situation is right now. Ay, pareho naman sila ng path na parehong nag-G League and whatever. Oh. Pero iba yung rise ni Jordan Poole kaysa kay GP2. Nag-iba yung role ni Jordan Poole. Si GP2, ganun pa rin ang magiging role. Ganun pa rin yung role niya. Oo. Si Jordan Poole, nung kinuha nila, hindi naman nila akalain magiging fourth. Hindi pa nga fourth best scorer kasi si Draymond Green, hindi naman sumuscore. Maybe third, even sometimes second over Clay. But GP2 will have the same exact role when he comes back. So, mamimili sila. So, magaling sila pare. They really know how to gauge sino yung mga talagang kailangan natin bayaran, sino yung hindi, sino yung replaceable, sino yung irreplaceable. So, props to the Golden State Warriors, man. It hurts to see GP2 go, but he's going to not a bad team. Portland, may kinuha sila. Sino yung kinuha nila? Si Grant? Galing Pistons. Yeah, Jeremy Grant. Yep. Kahit papano lalakas. Ang kinuha pala ng Golden State is si Dante DiVincenzo. Yun. DiVincenzo. Yun. Yung galing so, Bucks yun, di ba? Yep. So, same so, role. Same role. Lower pay. So, yep. Basically the same, more or less the same as nung GP2 or konting akit ng konti. But, konting akit ng konti kasi mas matagal na rin si Dante sa league. Pero still. Still not yung kontrata ni GP2 ngayon sa Portland. So, galing pare, yan yung mga moves na those create dynasties. Sometimes a dynasty doesn't mean the same exact team. No, but the same exact core. And then you change the people around. Yeah, because ito, Gary Payton, 3-year, $28 million deal with the Blazers. Si Dante DiVincenzo, 9.3 million lang, 2 years. So sobrang layo. Sobrang layo pare, doble. Oh, more or less, di ba? Doble. Yeah, more or less doble. More or less. So, yeah, man. Ganda, galing. But, you know, we wish GP2 the best kasi galing din yung agong yun. He's definitely on the rise in the league. So, I won't be surprised if he will morph into an even more complete player. Di ba siya magiging starting two guard? Wala na si CJ dun. Siya na, di ba? Pwede, oo. Paano ma-rotation ng Blazers? Yeah. Oh. Ade, may ano eh. Anfernee Simons eh. Ay, oo nga. Anthony Simon. So, I think he will still come off the bench. Totoo. Parang mas bagay naman talaga si GP2 off the bench. Yeah. He's always been that energy guy naman. Before we move on to the next topic sa NBA, I just wanna say this. We were super surprised as to why the Spurs traded away DeJounte. Sobrang respect nung sinabi na ni DeJounte yung rason. Yeah. Respect, man. Respect. Totoo nga naman, you're not gonna win. Yeah. You're not gonna win, for sure. Even if you had DeJounte Murray. So might as well just let him go. And that's a perfect example of, you know, moving on to greener pastures without burning bridges. Mm. Class talaga. Class. Galing. Nothing you can really say about the Spurs. So, ganda nung tandem talaga ng Trae Young DeJounte. I'm excited for you. Oh, maganda yun. Now that talagang I fully bought into it. Tapos, confirmed na yung John Wall, di ba? Oh, sa Clippers. Okay. So, yun. Again, best defensive trio in the league by far. Okay. Alright. Daanan lang natin to real quick. There have been news speculations. I don't think it's been confirmed yet. But there is something daw in the works na Westbrook Kyrie Irving trade deal. How do you feel about this, Mike? Kyrie gonna reunite with LeBron. Westbrook gonna move on over to the Brooklyn Nets to reunite with. Ay, di na pala. Wala na si Durant. Mawawala na si Durant. This is one thing though. Tanggalin mo muna yung nag-absent si Kyrie. Tanggalin mo muna. I think okay to for both of them because Westbrook can go back to being the guy. I felt like talaga na pressure siya. You're put into a situation where you're in the LA Lakers where it's always a win now type of situation scenario and then you're playing with LeBron. So obviously the level of pressure talaga is
at an all-time high. Yep. Whatever he says, nawala siyang pakialam, may paki siya. Mayroon, for because sure. Because the mere fact that you it talk shows about it. The way he played. Oh, it's too obvious. So, I feel like he needs to go back to being the guy or at least second option, first option. Kasi kung lilipat siya sa Brooklyn, wala si Durant, magiging first option siya. Yeah. Di ba? So, or maybe just, half sila ng first option with someone else. Yeah, I just don't know how he's gonna mesh with Ben Simmons. Oh, yun ang medyo magulo doon. But for sure, he would be, kumbaga, usage rate, mas mataas siya kaysa kay Ben Simmons. Yeah, for sure. Because Ben Simmons can score the ball and they need someone to have a... Do you need a go-to guy on offense who will score the basketball? And that's definitely going to be Westbrook between the two of them. Well, regardless, you're not going to win with Kyrie and Simmons. You're not going to win anyway. So might as well. Ako, feeling ko lang, mabubuhayan ng konti yung Brooklyn fans if it were Westbrook. Kasi kahit ano sabihin mo, may lamat na eh. Mm-hmm. With Kyrie. Kasi nga, feeling nila, kaya nga alis si Durant dahil sa iyo eh. May lamat na. So, a new face, oo, medyo masama nilaro ni Westbrook last season. Pero, I'm sure it will get the Brooklyn fans excited. Na Westbrook pa din yan at the end of the day, di ba? Eh, dumakdak lang yan, dumakdak ulit, di. Nagwawala na rin yung Brooklyn. So, and for Kyrie naman, hopefully magpakita siya, di siya mag-absent-absent, pero wala naman na sigurong rason, di ba? But, to reunite with LeBron, it's also fun to see. So I think it could be win-win. People just say, lugi yung Brooklyn. Hindi rin bro, pag iniisip, parang hindi rin. Kasi ako bro, correct me if I'm wrong. Kyrie is a better, a more skillful player. Totoo. Yes. But with Brooklyn, without KD, you need someone na bubuhat. Exactly. And I think Westbrook is more buhat capable than Kyrie. Of course, yeah. Because he has bumuhat na yan eh. He has proven it by winning an MVP award. And yung the way that he carries a team kasi, hindi lang yung talagang... Di score. Hindi lang score eh. Oh, he knows how to electrify a crowd. Tama. He can be... He's not going to win a chip if he was a franchise player. But he can be a franchise player. He can be a franchise player. At the end of the day, isa lang ang mag-champion sa 30 teams. So you cannot, hindi ka pa rin mag-champion. Isa pa rin ang mag-champion. So at the end of the day, this is about making money. And I feel like Westbrook can bring, can bring in the crowd, for sure. Oh, so sa akin lang, proven na yan. Kyrie, Cavs, pre-LeBron, magaling, hindi niya nabuhat. Celtics, hindi niya nabuhat. Brooklyn, puro absent. Westbrook, bro, binubuhat niya kung nasan siya. So, I really believe mas buhat capable si Westbrook. So, if you're going to a Brooklyn team na wala din naman si KD, eh bumuhat ka na or Westbrook ako. So, I think from the surface lang kasi tinitingnan natin ang sama ng season ni Westbrook. Eh. Pero, hindi. Buhat yan. Kasi historically lang talaga, you're gonna see it na, yun nga, nilagay mo siya sa Lakers and you surrounded him with better players, with players na mas inaasahan ng mga teams na bumuhat sa kanila. Magde-defer siya. He nagde-defer siya. But if you put him, if you surround him with players na mas siya magaling ano, siya, siya yung star, papagalingin ko kayo. He will really flourish. Oh, kasi di ba sa Oklahoma noon, sila Steven Adams, pinagaling niya, di ba? Sina... He got them bigger contracts. Oh, pare. Bro. So, ako buhat mentality ko Westbrook. And also, for a Brooklyn team who whom obviously naging disappointment tong huling big three nila, nung tatlo Harden, Durant, ano. Medyo breath of fresh air, ulitan tayo. Yeah. Time might to as well, no? Might as well, if you got rid of Harden, the first of the three, and then aalis si Durant, get rid na rin of Kyrie. Baguhin mo na. I'm not even gonna talk about the technicalities of parehong walang shooting si Westbrook Simmons. That's beyond the point. I'm not talking about basketball analytics or whatever. I'm talking about culture. Mas gusto ko si Westbrook kasi bubuhat yun mentality ni Westbrook, pare. So, win-win. It's just win so yun, funny. Bro. It's just so funny. I just want to lay it out na all the stars that OKC could have had in Durant, Westbrook, and Harden, all if this trade is gonna happen, will go through the Brooklyn Nets. Totoo nga, dumaan lahat ng sa Brooklyn, pare. At lahat hindi gumana. So parang
ang nangyayang lumalabas yan talaga na forever magiging ano ba? How do you say it? Magiging connected what yung mga buhay ng tatlo na yun. What if pa din? Forever what if sila pa? What if sila? Oh, and also for Kyrie, mas bagay siya dun sa role sa Lakers, bro. Yeah. Kasi at the end of the day, ang point guard mo naman si ano pa din eh. Si LeBron pa din ang point guard mo kahit ano sabi mo. Siya ang facilitator mo eh. So, Kyrie, alam na ni Kyrie yun, pare. Buckets lang naman si Kyrie. I'll get you buckets. Saka, I think also, he performs better when LeBron is around. Especially now na ang sama nung nagiging past seasons niya. And I think playing with LeBron again will will reignite his career in a good way. I think yung interview niya this past, I don't know what podcast that was, pero may interview siya, di ba, na medyo maganda-ganda and medyo nag-viral. Para sa akin, I think it shows na alam niya sa sarili niya na dapat hindi ako umalis kay LeBron. Sometimes naman kasi, it's not bad if you can't be the man. It's not bad. Di naman ibig sabihin hindi ka pwede maging franchise player ng team mo at manalo ka. But hindi ka magaling na player. But I think for him, he just wanted to really try to become the man. Obviously, he was the man before LeBron arrived. But sila di naman sila mananalo nun talaga because they didn't have the pieces. But he just wanted to see because he performed well in the finals. He helped Cleveland get a chip. And so, akala niya, he could be the man in a different team without LeBron. And everyone thought that. Wala naman nagsabing, hindi niya kaya yan. Pero, I think yun na nga. Charge to experience. Ngayon, alam mo na. Okay. Tumatanda ka na, balik ka na. Diba? Makakuha pa ilang champion. Kasi Anthony Davis nandiyan pa eh. Diba kung mag-aayos siya or maglalaro na maayos si Anthony Davis or magiging healthy siya. But still, at the end of the day, okay, baka nga hindi talaga ako yung para sa number one. Pare, pwede mo rin sabihin kay Steph Curry yun eh. Oh. And I think he's gonna agree. At saka I think Kyrie, because of what happened, I think he's already ready to put his ego down and go back to just having that success na hindi kailangan na ako yung man. Ooh. Just that success winning with the team. Yeah, man. I mean, at the end of the day, man, you had one championship with LeBron. So yeah. Yun natin. Run it back. And ang maganda pa kay LeBron, he's never the type naman na hambog. He's willingly gonna give you the keys to the car. Sige, ikaw lah. Basta nandito ako. Especially at this point of his career. Oh bro, ang ginagawa na lang naman ni LeBron is gusto ko manalo ng championship at gusto ko mahabol si Abdul-Jabbar. Yun lang naman yun eh. Hindi na yan yung kailangan ako bida. Ako, ta, bilyonaryo na yun. Ano yun naman yung bida siya, pare. Wala na yun. So I think this is the right time for it to happen. All right. Okay, let's move on. Well, KD obviously has been demanding for a trade now from the Brooklyn Nets. And as we said in the previous episodes, it has been reported that ang preferred destinations niya are Miami and Phoenix. Nakakatawa lang daw. Ah. I saw a meme. Parehong first place yun. Yun niya eh, pare. First place in the East, first place in the West. You know what? Nandun na ako sa point na magaling ka, Durant. Pero parang ano na ako sa kanya. Parang Please just don't. You know, okay pa ako doon sa dalawang yun eh. Pero kahapon or this morning nakita ko pati yung Golden State kasama. Jesus ako lang, Christ, ha, ako lang ha, Golden State, umayos kayo. Please. Wag na, pare. Because Mikey and I, we don't really watch the NBA as much as the others. But if you're gonna put KD on Golden State, we might not watch it at all. Na asterisk na nga yung dalawang championship na nandun si KD. Oh, bro. Pa. Sobrang asterisk yun. Kasi, di ko gets. Especially for KD. Kay KD talaga hindi kina-count ng tao eh. Pero sa Golden State, kahit anong sabihin mo, merong konting yung pre-KD solid, itong post-KD solid. Wag na. Ba't ka ba, Bob? Hindi ko rin maintindihan if sana chismis lang siya. Pero if they're really exploring a way to get KD, oh my gosh. Because it makes no sense to me. You can win it. Kasama si Jordan Poole, John, bro. Kasama si Jordan Poole. Kasama si Jordan Poole, tsaka si Wiseman. Pare naman. You've already proven to everybody else that you can, si Jordan.
Si Jonathan nga yung bagong recruit ng Lilo. So anyway, you've already proven that you can win a chip without KD. Why are you gonna bring him back into the mix? Why? Why don't you just build on this? Oh, tapos, you're already developing a new breed on your team. And aminin mo natin hindi, they were the darlings of the NBA pre-KD. Nung pumunta si KD, naging bad guy sila. Ngayon, nagiging darling ulit sila. Bakit mong pagagawin, babalik mo sarili mo sa bad guy ka na naman? Diba? Ay, kung di ka man, kung di ka masokista eh, putik. Eh. Ay, nako. Gusto nila bad kay. Sobrang yung KD era na yun, naging bad boys of the league sila. Sobra talaga. Because everybody just wanted to tear them down. Oh, even pare. If everybody knew. Sobrang hirap na. Give up na ako kay KD. Tsaka yung mga tweets niya, parang nakakaano na. Parang, ang dami masyadong, ang dami niyang iniisip pare. Parang, yung mga ganyan ba? Nasobra na sa Mary Jane yung hype niya. Masyado. Stay okay. Off of it, man. Mag-tea break ka, bro. Relax lang. Mag-basketball ka na lang. Oo. Like, you know, I'm not saying shut up and dribble. I'm not saying that. I'm saying like, huwag mo na sayangin oras mo kay Stephen A. Smith, kay Skip Bayless. Yan yung difference. Maybe it's also the era. Pero yan yung difference between LeBron and this guy. Because LeBron never engaged in anything. Never. Mas ano si LeBron? Mas political. Kumbaga. He uses his voice yung to talagang importante. Voice out yung mga political things. Yung mga may sinabing masama sa kanya yung analyst. Yung wala analyst. Bro. Basketball wise, never niya pinapatulan yung mga sinasabi sa kanya ng mata. And this guy is the most hated guy all time, I think. Never siya. In basketball, I'm not all saying time. LeBron is perfect when it comes to the media, pero never ko siya like, never siya butthurt na. No, bro. Never. Siniraan siya. Hanggang ngayon, si Skip Bayless, ultimate hater niya, pero never niya pinatulan. Never. I don't understand. Never ko siya narinig na, this guy, you didn't play in the NBA. No, why are you saying siya. Shit about me? Never. Wala. Quiet lang siya. He just... Kaya siya bilyonaryo ngayon siguro dahil imbis na pinaproblema niya yung mga, ang dami niyang ginago on the side. Diba? He uses that energy for better things. And I can't even say that Durant is in the Gen Z era. He's not Luka. I'm not saying Luka's like that. I'm just saying yung age. He's not Ja Morant or Zion. Medyo dito pa si Durant, di ba? Early 2010s? Mm-hmm. No, earlier, bro. Earlier. Earlier. 2010. Si ano na yun eh. Si Steph na yun eh. Earlier pa. 2008 tata. Hindi, si Derrick Rose yung 80. 6 siguro, 7. Di ba parang? I don't understand, bro. But, yeah. Anyway. Just put out all the distractions, KD. Yeah. Anyway. Okay. Next. Okay. Let's Saan move on. Itong PBA? Okay. Local news, PBA. 3x3 yesterday, Talking Text emerged as the champions of this conference of the PBA 3x3. Ryan Mendoza hit the game-winning shot to win them the 750,000 pesos. Yeah, man. I mean, tawag nga sa kanya kahapon ni one of his former teammates, si Mr. 750K. I think TNT has really establish themselves as the standard of 3x3. Ganda side. Talaga kasi ng composition ng team nila. Bro, ang galing kasi ng Bosotros eh. Tapos Bosotros, yung maganda kay Bosotros pare, nilagyan siya ng mga do-it-all players. Bosotros may be more of an offensive guy. I'm not saying he doesn't play defense ha, kasi matapang din, matibay din to si Bosotros. Mm-hmm. But more so, mag-focus ka sa opensa. And then maglalagay ka ng Samboy de Leon. Tapos si Lervin Flores minsan, si Acuno minsan, I forget ko sino isa nila. Pero yung mga kasama niya, mga do it all. Kaya sobrang sorry but you all have to understand, sobrang alaga si Bosotros. Kasi meron siyang mga pieces around him na. Yeah. Parang Steph, may mga Draymond siya around. Yeah. Him. And we've said this before, the name of the game for 3x3 is definitely versatility. Oh, bro. So, kaya, if you have that around you and you have that one centerpiece of the offense. I don't see Bosotros playing in international competition because he's small.
I'm saying sa international kasi pare laban nakita mo yung mga kalaban nila Mactalio, mga talaga higante, di ba? So, when I was talking to Coach Aldin Ayo about 3x3, he was saying na kailangan talaga dito 6'3 or above, 6'4 or above ka. Yeah. Kung kukupit kasi international, ha? Kung dito, kaya. Malilit tayo lahat dito. Eh. So, vosotros here, pare, alam nyo, yayaman yan si vosotros sa 3x3. Oh, huwag na siya bumalik sa 5-on-5, promise. Pero tiga, kahit tatayin TNT, hindi siya ibabalik, bro. Kasi, hindi na. Bro, puro sila champion dahil sa kanya. Tapos, bro, sa 6 legs ata, dalawa meron sila eh. I mean, dalawa sure ako. I don't even know kung tatlo. Pero dalawa sure ako. Tapos itong grand finals sa kanila din. And how much is one leg? 250K? 100. 100 oh. Siguro close to 1 million na yung napapanalunan nila. Oh, for sure. Sure ako 950. No, sure ako doon. I don't know kasi kung nakatatlo sila eh. O dalawa. Basta. Solid pa. I think they've established themselves to be the barometer of PBA 3x3. Okay. Okay. Couple of milestones. Yep. Okay. Wow. Harwin Santos now part of the elite 10K club of the PBA. 10K, bro. Dami nun, pare. Why are we? I'm not surprised, to be honest. I don't think anybody is surprised with the way that he has achieved this. Although, it was only a matter of time for Harwin to get this. Yeah. I think this is a testament of longevity. Because yes, Harwin was never known as a scorer, 30, 40. Hindi. Si Harwin laging 20. I think his career high, siguro nakailan siyang 30. But average niyan, parang never naman yung like, hindi naman siya scorer eh. Nah. So this is a testament of his longevity and consistency. Hindi yan multiple 40-point games, 30-point, no. This is day, night in, night out, consistency and longevity. Kaya wala tayo masasabi kay Kuya Harwin man. I don't know if this is correct, ha? Pero ang career high niya raw 40. Di nga eh. 25? 25 lang career niya sa PBA? Bro, that is more impressive. Again, guys, if we are wrong, just tell us. I'm just reading this from Google. Google. Okay. I don't know. Yun yung first day. Alam mo, 25. Parang may part of me na hindi ako makapaniwala hindi siya nag-30. Ah, hindi yata. Imposible. I think meron naman 30. Oh, imposible. May 30. Parang imposible 25. Yung 40 medyo far-fetched. Kasi yung 30 niya would be along with 12 rebounds, 5 blocks, 4 blocks. Eh. Hindi naman like points lang inaatupag niya daw. I mean, I never saw him chase his points eh. Nah. But maybe he had a great shooting game, a couple of games na nagkaroon siya ng 30. Pero I never really saw him as someone na papasok ako like a James Yap or a Mark Caguiwa. Hindi, laro lang ako. Anong kailangan? Parang Calvin of Tana. Anong kailangan? Bibigay ko. So, longevity to, brari, 10,000. 34 pala ang career high niya. That's still not a lot, bro. 34 is something na pwede mo magawain kasi maganda gising mo eh. Hindi ibig sabihin hinabol mo eh. Naparami lang yung kickout sa kanya, 3 points siya ng 3 points, diba? But not something na hahabulin mo. 34? Bro, that is impressive, man. 10,000. And tapos, he did it twice. Alam mo, sa rebounds, may kasama pa siya sa rebounds ng 5,000 siguro, 7,000. I don't know. Siguro, yeah. I'm sure he's there. Pati sa Sapal. Yeah, oo. Longevity and consistency is Harwin Santos. Talking about consistency though, Mark Barroca, 500. 500 straight games. Wow. Okay. Ano ba meron ng mga ng mga Gilas point guards? You know what? Yung partida eh, di ba? Nagigilas pa sila. You know what? Sila ni LA. I'm not gonna kumbaga I take this with a grain of salt, but just the fact that Tenorio and Barroca are holding the Ironman records at the moment. One thing that I see that as a common denominator is they are IQ players. Oh yeah. They're not athletic. They're not the fastest. They don't jump the highest. They are both just very, very smart. And that shows, man,
Maybe they didn't do it intentionally kasi laro talaga nila yon, but they took care of their bodies because they didn't need to put out as much effort in physically, ah, mentally sobra kasi matatalino yung mga yun. Pero physically, hindi ko kailangan maging super taas, tumalon, super bilis para mag-dominate or para tumagal. Utak man. Baroka tsaka LA, anong difference nila? Si Baroka lang mas magaling dumepensa. Pero like when you watch them, minsan lang pumrint yung dalawang yan eh. Yeah. Stop go lang sila. Alam nila kailan babangga. Yun yung nakikita ko lang na common denominator nilang dalawa. Kaya siguro tagal ng mga karir nila. And I'm not even talking about tatagal ng karir, bro. Kasi pwede ka lang matagal na karir na na-injure ka. Hindi pala tagal ng karir. Hindi sila na-injure. Hindi sila na-injure talaga. Grabe pa. Hindi sila na-injure. Ibang klase. Grabe, bro. It's very hard here to not get injured in the Philippines with the way the physicality is played here with basketball. So really props to them for being the Iron Man of Philippine basketball right now. The question is, at some point, I hope and pray that LA will not get injured throughout his whole career. Sana and he, the only way na matatapos yung streak is if he retires. The question is, mahabol kaya ni Baroka yun? Ilan taon na ba si Baroka? Ano na ba si LA ngayon? Up to 1,000 na ba? 700. Or 700? Lamang lang 200. 200 plus. Kasi pag nag-retire si LA, kailangan lang maglaro ni Baroka ng mga 250 straight more games. Grabe no, parang... But honestly, does it seem that LA is gonna slow down? Oh, I think wala. The only thing that we... Yeah, I think the only thing na makakapagpabagal sa career ni LA ngayon is if he decides talaga to focus more on coaching. Magsawa na lang siya. Magsawa na siya. Parang, ay naku, tagal ko na itong ginagawa. Oo, kakasawa. Hanap ako ibang challenge. Hindi kasi, yung utak mo naman, di, never naman mawawala yan eh. Unless either nagsawa na siya or hindi na talaga siya makatakbo kasi pagod na siya. Pero hindi pa rin siya injured. Feeling ko sawa na lang si LA, bro. Diba? Kasi kahit papano, si na Arwin, medyo may edad na, pero kailangan niya tumalon. Reynel Hugnatan, medyo sa ilalim, banggaan pa din. Asi Taulava nung time na yun, banggaan pa. Si LA, parang talagang... Ganun I wonder pa. If we're gonna see in our lifetime an Iron Man na hindi point guard. Mahirap. Na hindi guardia. Mahirap, bro. Hirap, no? Iba yung banggaan sa ilalim ng Philippine basketball. Iba yung banggaan sa ilalim. You know what was funny before? May nagsabi sa akin ito eh. Doon ko lang na-realize. You would think na ang nakakapagod sa basketball is takbuhan. No. Eh, pala po. Ito yung banggaan pala po. Mas nakakapagod yung banggaan. Because you can run up and down the court for consecutive minutes at a time. Yung banggaan, bro. Now. Kasi babangga ka na, tatakbo ka pa. Oo. Eh tayong mga point guard, sa labas lang tayo. Iba-iba yung banggaan. So, I don't know. Hopefully, we do see someone who can do that. Pero, I'm not surprised kung bakit dalawang point guard yung ano natin. Dalawang matalinong point guard. Okay. Okay. Let's now move on. Robbie Herndon finally played his best game in a San Miguel uniform. 21 points. Yeah. Ang daming magaganda mga laro this past... I didn't watch this game. I didn't then, but... Maraming magaganda laro nung Friday, Saturday. Include na natin dun yung si Halalon Baroka third quarter. But we just want to point out si Herndon because this just so shows the depth of this team. Like, bro, walang Terrence, walang least, Chris Rose. Diba? Ha? Walang Terrence, walang Chris Rose. Tapos Herndon, 21 points. But the depth of Paul Zamar also played great. Huh? Oh, say 15 points. I think we're just Kumbaga, we're only just stating the already established point that is the San Miguel Beermen is the most stacked team in the league. The depth of their talent. Wala masabi dyan. So, good job, Robbie. 21 points eh. No? Alam mo, first option, kumbaga 21 eh, no? Kaya nga eh. Pari ganun kalalim niya San Miguel niya. That's why they're scary. Especially pag all Filipino. Scary. Yeah, all Filipino talaga. You could really... Their depth is really highlighted when it's on All-Filipino Conference. Scary times. And parang good opportunity rin it
yun para sa kanya kasi kalaban nila ng Northport na walang Robert Bolick. Ah, walang Berto. Ah, kasi na-injure nga pala. Oo. So more or less, I think it, kumpiyansa game. I think Coach Leo used that opportunity to kind of tweak the rotation a little bit. Kumpiyansa game to, no? I mean, no shot at Northport. Pero yeah, kumpiyansa. Bigyan natin ng kumpiyansa. Tinambakan naman nila to from the get-go. Oh. Okay. Cool. All right. Oy, last topic. For sure, people are waiting for Gilas ano, talk. Okay. Gilas came out on top against India yesterday, 16 points. 79-63 yata. And this was actually not the perfect game that we were expecting going up against India, but still a win is job. A win. Yeah, they got the job done. Still a win is a win. Yeah, they got the job done in front of the home crowd, of a home crowd. You gotta give props to Gilas din for delivering. Dwight Ramos had a great game. He had 21 points and was really the spark for us in that game. And he really wanted to play well in this game because he said in our articles and interviews na that New Zealand game really haunted him. He only had 6 points in that. Totoo yan, sama talaga. But we have to be fair here. As much as I didn't want to put weight losing by 45, 46 to New Zealand, I'm also not going to put a lot of weight winning by 16 against India. So we're not going to get too high, get too low. We're not going to overemphasize the win na 16 points to natin India, as well as we're not going to overdwell on talo tayo ng 45. Stay, ano lang, middle ground, process. Guys, itong mga ganitong tune-up, nangyayari naman to sa lahat ng team eh. It just so happens, yung mga tune-up ng Gilas, kita ng buong tao. Pero ikaw, player ka ng college dati, player ka ng high school, player lahat, nag-tune-up naman talaga eh. And you really can't get too high, get too low with tune-up games, pare. So you have to be able to stay on course. Oh, look at the bigger picture. At the end of the day, you learn. Whether you win or you lose, you learn. Because tune-up game yan. If you don't learn in tune-up games, then that's the problem. It's not winning or losing in tune-up games. It's how much you learned in that tune-up game. So not going to put a lot of weight on it. This is still part of the process. This is a good thing. Na kahit sabihin natin, we didn't play our best game, but we got to win. You're going to have to learn, diba? Learn. But I will say this because someone brought it up in the Facebook community. Si Kiambao, si Kevin Kiambao. He's been playing well. I didn't watch the game, so I didn't really see. But he scored, what, 6 points? Hindi, pero magaling siya in general. Like, kita mo. Magaling naman talaga siya. You know, for those who watched him in high school, ako, it was actually more of his. It was him, bro. It was more of him than Carl Tamayo. It was him, bro. When we were covering, Twin Towers ang tawag namin sa kanila. But it was Kevin, bro. Kevin talaga yung towering. Again, this is high school, ah. So in high school, ang mas mapapansin mo, yung towering dominance. Hindi mo na mapapansin yung skillful sa high school. Hindi mo mapapansin mo sa high school, yung mabibilis, yung matatangkad, mga athletic, mga Mark Nonoy, Cholo Anonuevo, Kai Soto, yung mga talagang athletically gifted or dominante. Yung mga step back jumper ni Carl Tamayo, like, okay, cool, pero still 3 points, still 2 points, di ba? So, he was more, kumbaga mas, hindi ko sasabing mas magaling siya, he was more exposed and more known in high school compared to Carl. Pare, mas heavily recruited. I mean, pareho silang heavily recruited. Pero mas matunog yung Kiambao. Sobra. Matunog yung Kiambao, bro. Mas ano yun eh. You would think irreplaceable yun kasi ang laki nun eh. Tsaka, kahit naman sa numbers eh. Layo. Oo, iba. Although, syempre, yun na nga. You go from high school to college. That's college a is a different game. Kaya talagang si Carl, lumabas yung skills ni Carl. Although, hindi naman naglaro si Kevin eh. So, hindi din natin alam. At saka kasi, si Kevin had to finish one more year in high school. Yep. Yun lang. So, I'm not surprised. I understand that some people are because, kumbaga si Carl kasi, syempre, ibang-iba na ngayon eh. But trust me, when they were both in the Bullpups, Kevin yung mas matunog. And, also, you have to put into context, never naman na-challenge yung team na yun eh.
Oo. Never naman na-challenge yung team na yun in high school. So hindi mo rin talaga nakita yung buong-buo nila. Diba? Si Carl, nakita natin sa Gila, sa UP. So si Kevin, wala. But for the people who are not aware, he is with LaSal. So, yeah, he's with LaSal. He's gonna be a scary piece for LaSal. I think he's gonna play na this he's coming gonna play. Season. He's gonna play yeah. this coming season, and that's something that we're looking forward to. But I'm not surprised with Carl, with Kevin Kembao. Pero with Carl, I'm also not surprised. Sobrang galing niya ngayon. Like, again, a lot of people agreed with me when I said that Carl, after Kai, na pwedeng mag-NBA, Carl na yun. Pero malabo si Carl kasi maliit yun. Maliit yun, honestly. But if Carl got Kai's height, oh my gosh. The diba? Skill set that Carl has is just amazing. Tapos ang laki, no? Laki, bro. Tsaka nadadala niya talaga eh. Oh, hindi malaking bonji. Hindi. Nadadala niya. Ang suabe niya gumalaw, pare. Suabe talaga, bro. Sarap niya panoorin, TBH talaga. As in, Rani Del na oo. Suabe pa eh. Mas suabe pa. Kasi si Rani Del played in an era na ilalim talaga eh. Yes. Ito talaga, imagine nyo lang si Rani Del nagsimula maglaro mga ano na, 2005 na. Doon siya nagsimula. Kasi si Rani Del, inaayos na lang naman yung 3 points niya eh. Pero, umpisa sa ilalim talaga yan eh. Yun. Swabbing Rani Del talaga bro. Swabbing Rani Del. Galing. Oh, and lastly, sad to say, of course, especially for us kasi mga UP boys tayo, natuluyan pala si CJ, bro. Yeah. Akala ko hindi na. I'm so sad. Because like, literally, nakalimutan ko na. Yeah, ako rin. Kasi when I was also talking with him during the victory party, sabi niya, he's not really too worried about it. And in fact, yun nga, he was already planning yung mga workouts na gagawin niya, strengthening and everything. Pero akala niya talaga, it would it become an ACL injury. Oh. Punit pala talaga. And so, I feel really bad. I feel really bad because it's his second go. Parang Kevin yeah. Alas. Mm-hmm. But I'm also not... This time, different leg. Different leg. Oh, si Kevin pareho. But, you know, we hope... Kaya niya yan. Kaya niya. Yun, I'm not even a question. No doubt about it. If, bro... Matapang talaga yung bata. You, for a guy to enter a game 3, and score 11 points in 14 minutes, including the yung super crucial sa top of the key. That back shot. With a torn ACL. Yeah. Kung hindi ka matibay nun, ano pa ang matibay, bro? That, oh my gosh. Mabuhay ka, CJ. We only wish you the best, brother. And I'm not even scared of the tibay. And maybe, you know what? This might even be a blessing in disguise because come season 86, marami na siguro mawawala dyan sa UP. Final year niya, di ba? Final year niya yon. So, baka... Bro, I'm just letting baka bro. Magwala yan pero ng malupit. Bro, sinasabi ko lang sa inyo. I know, 86. Ano ba nga? Ano pa yung parating? 85. Okay, 85. Matibay ang UP. Matibay ang UP, 85. Si Anawala, sure. Richie, CJ, Noah, Spencer. Yes. Ah? Hindi, may isa isn't James pa. Playing one more year? Oh, so, nawala si CJ. Okay. Yeah. Bro, hindi lang pwede sabihin, pero yung 86 park. Bro, ang dami lumipat. Dami lumipat, bro. From different UAAP schools, ha? UAAP. Just because we won. Bro, may mga tatlo, apat na talagang contributors in their former UAAP teams and now nasa UP. Oh my gosh. So yeah, I don't wanna call it, I'm never gonna call an ACL a blessing, pero may point ka because if you put a CJ Cancino, kumbaga, spread out mo na yung mga veterano mo. Magaling naman na yung mga bata mo eh. So CJ gonna come back in 86 and that is Carl's third year? Oh, scary bro. Scary. Scary. So yeah, I think CJ, he's gonna be okay. Pag-igian mo lang yung rehab mo. Wala yan. Yeah. Matik yung sinitibay ng loob niya. Not even gonna be worried about it. Tangina. Ibig sabihin, naglaro siya. Ilang 3 points siya nun? Punit pala yung ACL. Tatlo, pare. Tatlo at atres niya nun. Game 3 yun, ha? Oo. Shout out first 2 games. Shout out to semis. Idol, pare. Galing. So, we wish the best for CJ and everything else.
hopefully everything will fall into place. Okay, that was a good episode. That was a great kwentuhan and a lot of updates over the weekend. Okay, guys, papasalamat kami ulit sa lahat ng support na ninyo. Please join Hoops Hub on Viber and also the Shoot First community on Facebook. We'll see y'all tomorrow, guys. Please enjoy. Well, pahinga muna tayo sa basketball today kasi walang basketball on a Monday, di ba? Well, meron naman. There's gonna be MPBL later sa Pampanga. Ay, MPBL na. Grabe naman kayo, pare. Yeah, so see you guys. See you guys later. See you guys later in Pampanga. Ikaw ang hindi nagpapahinga pala. Pero ano, pinagpahinga ako bukas. Nueva Ecija bukas. Sabi nila, absuelto ka muna bukas. Tuloy-tuloy kayo. Oh, yun yung mga bagay na okay na din. But okay di lang. Hindi ka na madidismaya nun, bro. Pero man, good luck and... good luck to all the teams later sa MPBL. Watch MPBL na lang. Si Javi pala magko-cover ng mamaya. Alright, guys. Thank you very much. The name is Mikey Reyes. This has been Javi Palanya. Take care of yourself. Take care of each other. Peace and love. And we'll see you all tomorrow.